And this is another flagship scooter of this brand, Ultron, none other than the X3 model. Without further ado, pasok intro. What's up, Kabalyeros? Nandito na naman tayo ulit para mag-review ng electric scooter na ito. At kung hindi nyo pa napapanood ang Ultron X2 review namin, click the I button here. At kung napanood nyo na, tuloy nyo na ang video na to dahil ito na ang susunod, ang Ultron X3. Now for this Ultron X3, don't forget to click that subscribe button and hit that notification bell para notified kayo every time na may bago tayong upload. And hindi nyo ba alam na mag-like ng video to ay pinagpapala? Pero hindi, mag-skip ng ads ay mas pinagpapala. So don't you dare skip the ads para mas marami tayong giveaway for the future. Moving naman tayo para sa performances of this electric scooter, can you kindly explain charge para sa ating suspension test? Alright, the suspension test, arguably one of the best suspensions I've seen and felt. Dahil naka-hydraulic spring suspensions na siya, both front and rear, that's why perhaps this gives me one of the best suspensions, arguably, in the market. Yes. So front and back naman niya, maganda yung suspension, may play, so it's very good for this brand. Now, moving on naman tayo para sa ating susunod na test, which is the torque tour test. Papasok na naman ulit si Charles for the feedback of Ernesto riding this electric scooter. Right, kitang-kita naman sa ganitong kalaking scooter, hindi ko na i-discuss yung may buwelo dahil obviously kayang-kaya umakit ang scooter. Pero dito sa walang buwelo, ayan, kitang-kita sa clip, kayang-kaya oh. On gear 3, single hub, kayang-kaya. But wait, there's more. Ito naman ang susunod, gear 2, single hub. Pagkita niyo pag-akit niyan, kayang-kaya pa rin. Now moving on naman tayo para sa gear 1, single hub, dun na hindi kinaya. But, hindi nyo naman kailangan mag-single hub kung umakit kayo. Pinakita lang namin ito for you, Kabalyeros, para malaman ninyo kung ano yung pinaka-extent na kayang gawin ng hub ng electric scooter na ito. Alright? And also para sa speed test na ito, click the I button here dahil nandito yung speed test namin, nauna na namin na-release. At kung hindi nyo para papanood, pindutin nyo na, let's go, bago nyo ituloy ang video na ito. Moving on naman tayo para sa braking power nito, para sa ating bonus test, may kita na nyo man pagbaba ni Ernesto at pag nag-brake siya, kumakapit naman kaagad. Moving on naman tayo para sa parts sa electric scooter na ito, Charles, pasukan mo. Okay, simulan ko muna sa ilalim. Both front and back, meron na siyang 11 inches off-road tires. Makapal yan, abutin na kayo ng libo-libong auto bago makudpod. For the next part would be, of course, again, the hydraulic spring suspensions. Again, sobrang ang lambot nitong suspensions na to, kaya mas comfy ng inyong long rides. Next would be the front and back swing arms. Both left and right parts niya, meron ng swing arm. Since we are already covering the X3, yung kanyang deck, it's much wider. So sa mga matatangkad dyan and much bigger, Kabalyeros. Kaya sa mga malalaki ang paa. Yeah. Kaya, dahil may kasabihan, kapag malaki ang paa, malaki ang puso. Puso. Nice. Alright. Since pinag-uusapan na natin itong deck, meron siyang of course grip tape kasama na sa footrest and sa deck. So hindi na kayo matatakot na mas madulas. I-discuss na rin natin itong flagship part na itong Ultron. The separate compartment para sa kanyang controller. Nabanggit na namin ito sa video ng X2. Kailangan na itong compartment na ito para mas madali nyo nang ma-modify or matanggal yung controller ninyo once you need it. Okay, next would be the fenders. Both front and rear. Meron siyang fender, so definitely wala nang wet-wet. Meron na rin siyang nakakabit na mud guard sa ilalim niya. Next, meron na siyang dual charging ports. So sa mga naglo-long ride dyan, di na kayo mag-aalala, make sure to purchase separately kay Pierre ang fast charger niya na 5 amp. Wow! Good job, Pierre. And of course, di natin kakalimutan ang safety feature niya. Both left and right and back, meron siyang rear light. Kasama na rin ang iba't ibang RGB lights dito sa gilid niya. So, hindi nyo na kailangan magpa-customize pa dahil kitang-kita na to sa gabi. One of the great things na nakita ko rin na magandang ilaw niya is yung sa harap. Sobrang liwanag na niya as a stopped headlight. And of course, yung katabi niya yung horn. Sobrang lakas niya as you can see on the screen. And yon, one of my favorite things dito sa scooter na to is, of course, meron rin siyang kasamang signal lights. Kitang-kita na siya sa daan. Although, babanggitin or didiscuss mamaya ni Sir Bryce anong kanyang feedback dito sa signal lights to. Okay, that's it for me para sa bottom part ng scooter to. Next, Bryce, for the middle and top part ng X3. Alright, to start off, yung bridge niya, yung mismong locking mechanism niya, same as the X2. Kung napanood niyo yung X2, same lang yon. Moving on naman sa stem, same as X2. And also, the kompletos regados ng parts ng electric scooter na to, same as X2. Ano lang pinagkaiba? This is a higher-end electric scooter, but there's more. Yan, yung naiiba lang dito sa parts na to is yung foldable handlebar ay na kay X3. Yan.
So si X3, meron siyang foldable handlebar, yun yung clip-on na handlebar. So pag makikita nyo yan, mabilis lang siyang clip-on and clip-off. So that's the difference between this and the X2. And moving on, para naman sa mga pros ng electric scooter na to, I will be starting off naman. Siyempre, palaging hindi mawawala yan ang flagship part ng electric scooter na to, which is the separate compartment of the controller of this Ultron X3. Dahil nakahiwalay na siya, madali na siyang i-adjust kung kailangan galawin ang controller nito. Moving on to the next one. Alright, the number one pro for me, this goes with X2 as well. Pag unang kita nito, sobrang pogi. Bagay na bagay talaga siya sa pangalang Ultron. I swear, yung classic black, all black, matte finish, glossy finish, nandito lahat eh. Sobrang pogi. The number one pro din para sa akin is, nandito na lahat. Kompleto na yung parts, no need to find anything else. No need to find other third-party parts. Dito na lahat, guys. Alright, for our next pro. Heading up to the next pro, connected lang to sa sinabi ni Charles. Sinabi ko rin earlier, the kompleto sirkado sa this electric scooter, when you bought it out of the box, lahat ng mga essential parts, makukuha nyo na at magagamit nyo dito at mayroon na. Moving on to the next one. Alright, for my next pro is, both front and rear already has hydraulic spring suspension. So lalo na kung mabilis yung scooter nito, like this one, super bilis. Mas comfy na ang inyong mga rides sa mga lubak, sa mga long rides. And it's adjustable. Oh, okay. Next pro, please. The next pro would be the foldable handlebar of this electric scooter because I'm a big fan of foldable handlebars. Dahil merong foldable handlebar, for me, that is a pro. Moving on to the next one. For the next pro, kung naghahanap talaga kayo ng napakabilis na scooter, given na yun eh, mabilis na to eh, kailangan nyo ng magandang parts. Again, this already has aircraft grade alloy. No need to worry while riding fast and riding long. Next pro, please. For the next pro, ang nagustuhan ko rin dito sa electric scooter na to ay yung headlight. Yung headlights niya wide na hindi na siya focus. So medyo nakinig ang Ultron for that. So maganda ang kinalabasan dahil dito sa X3 na to, yung stock headlight is widespread. Perhaps you won't need to add an aftermarket lights anymore for this electric scooter. So that's a very good one. And also to adapt na rin since nandun na siya nakakabit, pati ang horn niya malakas na. So hindi nyo na kailangan mag aftermarket horn as well. I think that will be my last pro for this electric scooter. Okay, my last two pros would be sa part ng gulong. Meron na siyang fender. Definitely no wet-wet lalo na dito sa Pilipinas na so sobrang maulan. May naalala pa nga pala ako sa pang pro, the after sales service of this brand. Yan yung isa sa mga reasons kaya sobrang nakilala ang Ultron because of their good after sales service. At kung namang problema ka sa mga previous mong brand na hindi ka nasasuportahan, dito ka na tumakbo sa Ultron dahil dito suportado ka. That will be my last pro. Moving on to Charles' last pro. Okay. And for my last pro would be the dual charging port. Again, kompletong-kompleto na to si Ultron Mini. Moving on naman para sa kons ng electric scooter na to, yung fender niya dahil medyo pumapagpag yung harapan kapag nagra-ride kayo. And then the next one will be the signal light, same as the X2, hindi masyado visible. And para naman sa code na gagamitin ninyo for the discount code is Price X3 for 500 pesos off the price of this electric scooter. And for a question of the day, since napanood nyo na ang previous video natin na Ultron X2 and this one, Ultron X3, ano mas pipiliin yung scooter? Write down in the comments below. We want to know. And that's it for today, mga Kabalyeros. See you on the next one. Peace! Moving on naman tayo para sa parts ng electric scooter na to. Dahil may braking pa, hindi pa nga pala. Alright, para sa torture chest. Alright, para sa torture chest.